Namatayan ng mahal sa buhay, nagkaroon ng malubhang sakit at nabigo sa pag-ibig. Parang grand slam ng mga pagsubok sa buhay. Yan ang kwento ni Bianca na sunod-sunod ang naging dagok sa kanyang buhay at napasabi minsan ng pasan ko ang daigdig. Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas at katatagan para makayanan ang mga pagsubok sa aking buhay, sa aking pamilya. Maayos at maganda ang pamilyang kinalakihan ni Bianca Infantado. Lumaking busog sa pag-aaruga at pagmamahal si Bianca at kanyang nakatatandang kapatid. Sobrang sayo ng pamilya namin, pagpapalaki namin. Hindi man kami ganun kayaman, pero binibigay ng parents ko yung pangangailangan namin. Operations manager sa isang pribadong kumpanya sa Oriental Mindoro ang kanyang tatay na si Bowie Infantado. Master teacher 2 naman sa isang public school ang nanay niyang si Nancy. Sa maayos na paggabay ng kanilang mga magulang, naalalayan ng magkapatid sa mga karera na gusto nilang tahakin. Ang ate ni Bianca na si Bernadette, assistant marketing manager sa Dubai. At si Bianca, tinahak ang daan patungo sa long-time dream niya na pag-aabuga siya. While growing up po kasi, I was exposed po to volunteer programs, mga outreach program. So, nung time po na yun, parang namulat ako sa kung ano yung kalagayan ng mga nasa ibaba. And nalaman ko yung kahalagahan na meron kang tagapagtanggol. So, from then on, pinangarap ko na maging abogado. Pero sa hindi inaasahan, magbabago pala ang sitwasyon ng pamilya. Taong 2010, nang makaranas ng pagdurugo sa kanyang dibdib si Bianca. Po high school pa lang, akala ko I'm so healthy. Kasi parang malakas naman ako. Nagagawa ko naman yung mga gusto kong gawin with my body. Nakakatakbo-takbo ako. Athletic naman po ako. Ayon sa sumuring doktor, hindi raw ito cancerous, pero kinailangan ni Bianca na sumailalim sa surgery upang matigil ang pagdurugo ng kanyang dibdib. Hindi pa man ganap na nakakabangon sa sakit. 2013 naman, nang makapa ni Bianca ang tila isang malaking bukol sa kanyang tiyan. Nung una, wala naman siyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyang sumakit ang kanyang tiyan. Agad siyang nagpa-check up. Bianca, base dito sa ultrasound mo. At natuklasan sa endoscopy report na meron siyang multiple cysts sa kanyang pancreas. Nakita doon na yung pancreas ko ay nababalot ng napakaraming tumor. Sa kabutihang palad, hindi naman kinailangan na operahan si Bianca dahil hindi naman daw ito cancerous. Sunod-sunod man ang pagkakasakit ni Bianca, hindi niya napabayaan ang kanyang pag-aaral. Mula sa pagiging consistent honor student, patuloy niyang iginagapang ang pag-aabuga siya. Wala siyang kamalay-malay na ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay at pamilya ay nakatakda ng mangyari. Hinding-hindi makakalimutan ni Bianca ang yugto na ito sa kanyang buhay. December po yun, malapit na magpasko at ang tradisyon po namin ay magse-celebrate kami ng Pasko kasama po ang aming mga relatives. So lumuwas po yung magulang ko sa Manila upang sabay-sabay kami pumunta sa bahay na aking mga lolo at lola. Pa? Ano nangyayari? Pa? Lahat? Papa mo? Pa! Ano nangyayari? Pa! Time po na yun, bigla nang sumigaw si Mami. Dahil may nangyari na nga kay Daddy. Wala na lamang gumanon siya. Biglang tumindig na, nagninigas na. Manong para mo! Masarap ako!
Nasa bus kami and trinay po namin ilipat yung father ko sa isang taxi. Merong taxi na nakatigil doon. So doon inilagay yung kanyang daddy. Sobrang kaba, sobrang takot po yung nararamdaman ko noon na talagang sinasabi ko, Daddy, I love you, Daddy, Daddy, kaya mo yan, Daddy, breathe, ganun lang po pinapaalala ko sa kanya. Papa! Papa! Kuya, dali, ano ba? Daddy, Daddy! Bumaba ako ng taxi kasi nga gusto kong patabihin yung mga sasakyan. Ilang kilometro yung tinakbo ko, siya nandun sa daddy niya. Umiyak na rin siya, sumisigaw siya. Kasi nakikita ko na nagiging blue na yung mukha ni daddy. Tapos yung kamay din niya nagiging blue na. And then meron na siyang excretion. So alam ko na kapag may gano'n na wala na nga. Pero huli na ang lahat. Hindi na umabot sa pagamutan ng tatay ni Bianca. Halos gumuho ang mundo ni Bianca sa nangyari sa kanilang padre de pamilya. Nawala po si daddy, parang ang tingin ko parang nanakawan ako ng pangarap. Parang tingin ko parang naglaho yung pangarap ko. Ang pagkawala ng ama, sinundan pa ng pagkamatay ng lola ni Bianca, na siyang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ang sakit tanggapin na nawala yung father ko, and then sumunod naman yung lola ko. And mabigat na may mawala sa'yo na sobrang close at sobrang mahal na mahal mo. Sunod-sunod ang pagdating ng napakabibigat na pagsubok. Si Bianca, manganganib pa ang buhay dahil sa pagkakaroon naman ng brain tumor. So it's definitely a difficult and a different ordeal for me. Maselan at kinakailangang maoperahan agad si Bianca. Sa pagkakataong ito, cancerous na talaga ang nakitang bukol sa kanyang utak. At kung hindi maaagapan ay pwede pa niya itong ikamatay. Pero mas naging komplikado pa ang sitwasyon. Last term na noon ni Bianca sa law school at ilang linggo na lang final exam na niya. Agad sumailalim sa major operation. Sa awa ng Diyos, tagumpay ang operasyon. Mabilis na nakabawi ang katawan ni Bianca. Nakabalik agad siya sa pag-aaral at nakapag-take pa ng exam. Pumasa at nakagraduate sa kabila ng matinding mga pinagdaanan. Naging magna cum laude pa siya ng kanyang batch. Pero tila pinaglalaroan na naman ng tadhana si Bianca. Matapos ang mga unos, problema naman sa pag-ibig ang kanyang kinailangang kaharapin. After yung brain surgery ko po, bale, I had to stay here sa province para mag-recover. And during that time, dahil separated kami, dahil nandun siya sa Manila at nandito ako sa province, nagkaroon kami ng mga issues. Yung issue na yun, it involved another person na tinuring ko din na kapatid. Si Bianca, nabigo sa pag-ibig at iniwan ng kanyang minamahal. Matindi ang pagbibiro ng tadhana kay Bianca. Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, may panibago siyang pagsubok na habang buhay niyang kakaharapin. Si Bianca, na-diagnose naman na may Von Hippel-Lindau disease o VHL. Isang uri ng karamdaman ang pagkakaroon ng mga tumor, cyst o bukol sa iba't ibang internal organ. Mataas ang tsansa na magkakakanser ang mga taong may VHL. At bagamat walang gamot, maaari namang maagapan ang mga paglaki ng tumor na dala ng VHL kung maaga itong madedetect at malalapatan ng lunas. According to my doctor, ang long-term effect nito is definitely I have to have monitoring, annual monitoring, to check kung magkakaroon ako ng tumor sa iba-ibang parte ng katawan ko. And there's a 50% chance that I could pass this to my children. Sa kasalukuyan, isa ng ganap na abogada si Bianca ngayon. Matapos siyang pumasa nito lamang bar exam. Isang bagong pag-ibig din ang dumating sa kanya. Ang kanyang ina at kapatid patuloy na gumagabay kay Bianca. Ang mga pagsubok sa buhay ni Bianca, hindi madaling harapin, namatayan, sunod-sunod na pagkakasakit at bigong pag-ibig.
Pero kailanman, hinding-hindi siya pinanghinaan. Matibay ang kanyang kinakapitan. I know nakakayanin ko to, not only dahil nakaya ko yung dati, but I know that I can do it because of the grace of God and because of my family, friends, and loved ones.